Hello mga ka-G-lovers, Giovanni B. nagbabalik. So ang gagawin natin ngayon ay itong CRT TV. So ang problem ng CRT TV nito ay white screen o yan mataas yung puti, kulay puti. So may white shadow siya. Hindi mo na maaninag yung tao yan. Nag-distorted na rin yung color. So kita nyo naman. Yan ang gagawin natin mga ka-G-lovers at hanapin natin kung ano ba yung problema niyan. Let's get started. Kadalasan sa mga trouble na ganito ay basic. Pero sa mga baguhan na hindi pa alam, para sa inyo to mga ka-G-lovers. So kadalasan yan nagkakaproblema pag abnormal yung video supply nito, yung papuntang CRT socket, CRT board pala pag nagkaproblema yon. So ganyan, puti ang screen. O pwede rin sa CRT socket pag may problema na yung spark gap niya, may corrosion, ganyan din nagkakaproblema rin yan. So unahin natin dito muna tayo sa CRT socket mag-check. So napakarumi pa. Pero kadalasan yan pag mga ganyan trouble mga ka-G-lovers, tingnan nyo yung capacitor na 10 microfarad 250 volts na sa CRT board yan or pwede dito sa may main board. So dahil ito muna yung magpo-focus muna ako, dito muna ako uuna sa CRT socket, titingnan ko muna. So pag okay yung CRT socket, proceed tayo dito sa may CRT board, pababa tayo. Noong tinanggal natin itong wire na to, ito, kita nyo, meron na siyang corrosion. So, papunta na yan dun sa focus natin mga ka-G-lovers. Baka may problema na yung spark gap nito. So, ang gagawin muna natin ay tatanggalin natin itong CRT socket, try natin buksan. So, disolder ko muna ito mga ka-G-lovers para makita natin yung loob ng CRT socket. Pag good yung CRT socket natin, pag makinis pa, maganda pa yung spark gap natin dyan, yung plate, ay baka may problema dito sa may mga supply yan. Titingnan natin. Or feeding, may sira yung 10 microfarad 250 volts dito sa may CRT board or dun sa may main board sa pinakababa niya. So ang gagawin ko muna ay tatanggalin ko muna tong CRT socket para matingnan natin. So habang tinatanggal natin to mga ka-G-lovers, mag-promote ako ng aking channel. Kung bago kayo sa ating channel, please subscribe and pahit ng notification bell para lagi kayong updated sa mga ina-upload ko na video. So ayan, tinatanggal na natin siya. So para sa mga baguhan lang to mga ka-G-lovers kasi basic naman to. Napakadali lang to, pero sa mga baguhan na hindi pa alam ay nangangapapa sila, kaya para sa inyo to. So tanggalin lang natin to, so baklasin natin. So itong ginagawa kong video na to ay demo, so try nating baklasin na to. So baklasin ko lang to. Medyo matigas siya mga ka-G-lovers. Pag makinis pa to, so ibig sabihin may iba pang sira. Pag may corrosion na to, nandito yung problema niya. Baklasin lang natin. So ito na, nabaklas na natin. Nung nabaklas na natin, na-confirm ko nga, medyo may corrosion tong isang spark gap. So hindi na rin nagko-contact yung wire na maigi kasi meron na siyang corrosion. Tanggalin lang natin to. Tapos try natin linisan lang or tawag yan, kiskisin natin. For demo purposes kasi meron tayo mga ka-G-lovers na halimbawa nasa may bundok, wala silang makuha ng ganitong parts, wala rin silang pan-replacement.
So, try natin gawaan ng paraan kung pwede pa siyang gawin. Pero mas recommended ko pa rin mga ka-G-lovers na palitan mo siya ng bago. Pero, yun nga, yung kinukwento ko sa inyo, kung malayo ka naman sa may bilihan ng parts, so, try natin kiskisin kung pwede pa ba siya magamit. So, yan mga ka-G-lovers, try natin kiskisin to. Pero yung sinasabi ko nga sa inyo, mas recommended ko pa rin na palitan nyo siya ng bago. Dahil sa demo natin, so try natin linisan, ipapakita ko sa inyo kung pwede pa itong gamitin. So tingnan natin, pag hindi pwede gamitin, so huwag nyo nang gayahin. So, try kong linisan to mga ka-G-lovers, kiskising ko lang siya. Yan, alisan ko lang siya ng corrosion. Yan, linisan lang natin. Pag hindi ito gumana, huwag nyo nang gayahin kasi ibig sabihin, hindi talaga siya gumagana kahit linisan mo na siya. So, kailangan mo talaga siyang palitan. So, pag gumana to, may posibilidad na pwede mo siyang gayahin na. Pero, mas recommended pa rin na palitan mo siya. Kasi, baka hindi na rin tumagal siya. So, kailangan mo talaga siyang palitan ng bago. Dahil sa demo ko lang to naman para sa mga baguhan, so, itry natin linisan. So, hindi ko muna siya papalitan. Try ko lang siyang linisan at itestingin natin kung gagana ba siya. So, alisan lang natin to ng mga corrosion. So, ayan na mga ka-G-lovers. Medyo nalinisan ko na siya. Yung isa naman, try natin linisan. So, habang naglilinis ako mga ka-G-lovers, so, isi-shoutout ko muna. Basahin nyo na lang, baka yung iba, makita nyo yung pangalan nyo dyan. So, ipa-plus ko na lang sa screen yung mga nagpapa-shoutout nung nakaraang video na in-upload ko. So, shoutout ko muna kayo. So ito, pati yung isa, rinay kong linisan siya para pareha silang malinis. So medyo naalisan na siya ng hintab. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mas recommended ko pa rin na palitan mo siya ng bago. Pero dahil sa demo purposes natin, try natin linisan kung gagana ba siya. Kasi meron tayo mga ka-G-lovers dyan na halimbawa, wala silang makuha na ganitong same na parts. So ganitong forma. So, or malayo sila sa bilihan. So, try nyo rin subukan or yung ganitong paraan na linisan nyo. Baka sakaling gumana. So, yan ang gagawin natin. Baka sakaling gumana. Pag hindi pa rin, so, try natin palitan siya ng bago. Pag hindi pa rin siya gumana, magti-trace tayo mga ka-G-lovers. Hahanapin lang natin yung iba pang problema. So, ito, nakabit ko na siya. Naibalik ko na. So, ikabit lang natin ito mga ka-G-lovers, tapos try natin testingin kung gagana na ba siya. So, ikabit ko lang to. So, ayan, inipit ko lang siya na maigi. Dapat wala siyang awang ng konti. So, ayan, ikabit lang natin ito ulit. So, ayan na. Naikabit na natin siya. I-resolder na lang natin. I-resolder lang natin to mga ka-G-lovers. Thank you.
So bali yan na mga ka-G-lovers, na ikabit na natin siya, na i-resolder na natin. So ikabit lang natin yung mga wire niya na tinanggal natin. So ito, ang gagawin ko dahil may corrosion na yung dulo nito, putulan ko na lang siya. Yan, kasi alisin natin yung corrosion niyan. Yan, alisan lang natin. Pinutol ko lang siya mga ka-G-lovers para maalis natin yung corrosion sa dulo. Lagyan natin ang solder. Tapos ipasok natin ulit siya. Katapos natin itong mailagay na yung mga wire na tinanggal natin, itesting na natin siya. So, ito yung sa focus natin. Kabit lang natin yung sa focus. Tapos yung isa ay sa screen. So, okay. Kabit lang natin tong ground. So, okay na. Ikabit na natin siya. So, ito na mga ka-G-lovers. Magkakaalaman na. I-testing na natin siya. Yan. Power on. So, bali yan na mga ka-G-lovers. Kita nyo naman, okay na siya. Nawala na yung parang white shadow o yung dominant na white, yung kumakain ng ano niya ng screen. So ito na, okay na, buong buo na siya mga ka-G-lovers. So pwede naman pala siya gawa ng paraan. So, pwede mo lang siyang kiskisin ulit, basta siguradihin mo lang na wala na talagang tira siyang na wala pa siyang wala na siyang tirang mga corrosion. So, dapat hindi pa siya butas ng mga corrosion kasi meron kasing ganyan. Sa sobrang corrosion na siya, lumalambot, minsan nabubutas na yung spark gap plate natin dyan. Kapag okay pa naman, pwede mo siyang gawa ng paraan. So, sana meron na naman kayong natutunan, mga baguhan, para sa inyo to. So, thank you very much sa lagi niyo pagsubaybay. Maraming maraming.